Magandang araw mga kapwa Tagiganyo at sa lahat ng sumusubaybay sa Taguig City Daily Report. Ako po si Jessica Villa at narito kami upang maghatid ng updates, anunsyo, mga reminder at iba pang mahalagang impormasyon para sa kaalaman ng lahat. Sa ginanap na flag raising ceremony ngayong April 17, nakiisa ang lungsod ng Taguig sa pangunguna ng City Social Welfare and Development Office sa pagdiriwang ng Solo Parent Week. Ang kapakanan at proteksyon ng mga solo parents sa lungsod ang isa sa mga pangunahing programa ni Mayor Lani Cayetano sa ilalim ng kanyang bisyon ng isang transformative, lively, at caring city. Sa kasalukuyan, nasa 6,719 solo parents na ang napaglilingkuran ng Taguig. Lahat sila ay may solo parent ID. Ang Taguig ang isa sa mga kauna-unahang lungsod sa NCR na nagbigay ng solo parent ID bilang isang benepisyo. Sa pamamagitan ng pagrehistro sa Taguig, nakakatanggap ang solo parents ng marami pang serbisyo mula sa probinsyudad. Kabilang dito ang pagpapataas ng antas ng kanilang kaalaman ukol sa Solo Parent Welfare Act sa mga information and education campaigns. Nakakadalo sila sa mga seminar at training gaya ng livelihood trainings, health summits at job fairs. Nahahandugan din sila ng counseling services at nakakaagapay sa isa't isa sa pamamagitan ng Solo Parent Association. Ibinahagi ni CSWDO Head Nikki Rose Operario na patuloy ang lungsod sa pag-aalalay ng assistance sa mga solo parent at kanilang mga anak. Dagdag pa niya, mayroong focal person sa bawat barangay upang gumabay at magbigay impormasyon tungkol sa mga karapatan ayon sa batas at benepisyong handog naman ng Taguig. Balak ding palawigin ang citywide solo parent ID registration at paigtingin pa ang serbisyo sa mga health desk sa lahat ng barangay. Ang heat stroke ang pinakamalubhang sakit na dala ng init ng panahon kapag ang ating katawan ay nag-overheat at hindi humuhupa sa pamamagitan ng pagpapawis dahil sa dehydration at humid environment. Narito ang mga dapat gawin upang maiwasan ang heat stroke. Dalasan ang pag-inom ng tubig, iwasan ang paglabas ng bahay bandang 10 a.m. hanggang 4 p.m., iwasang uminom ng alak dahil ito ay nagiging sanhi ng dehydration, magsuot ng sombrero o gumamit ng payong upang may panangga sa init, gumamit ng sunscreen, magsuot ng mga magaan at light-colored na damit, iwasan ang physical activity sa tanghali at hapon, mag-adjust sa init ng dahan-dahan, maligo ng malamig na tubig. Para sa mga anunsyo at marami pang latest information mula sa pamahalaang lungsod ng Taguig, maaaring bisitahin ang mga social media platforms nito tulad ng I Love Taguig Facebook page, sa Instagram at Taguig City, at sa Twitter at I Love Taguig 1. Muli, ako po si Jessica Villa at ito ang Taguig City Daily Report.